Guys, ito yung problema namin yung guys. Maraming tae sa paligid. Tae ng aso. Ngayon, mayroong tinuturo na style para iwasan ang pagtae ng aso sa harapan ng ating mga bahay. Gagawin natin guys, subukan natin kung ito ba ay epektibo o hindi. Galing daw ng India na style to, India. Tama ba, India? Indian. India, oh sige. Ayan guys, sariwang sariwa pa talaga guys, ayan oh. Nasa hatap talaga mismo, ito yung problema. Ito yung problema guys palagi. Maraming tumatayang aso rito sa harapan. So, ang gagawin nito, dito try natin guys, yung tinuro ng style ng mga taga doon sa India daw na iwas tayo sa tatae yung aso sa harapan ng bahay natin o kaya sa mga ito na tulad ng tindahan na yan. So, gagawin natin guys. Tingnan natin kung effective ba. Tara! Okay guys, nakita nyo na yung problema guys. Palaging pagwapo muna. Palaging may tae sa harap ng tindahan namin. Tapos sa bahay din namin. Kaya susubukan natin ngayon yung sinabi ng style sa India ba na mayroon silang ginagawa na maiwasan yung pagtae sa harapan ng bahay natin at sa katindahan. Kasi nakakabad trip talaga yan eh. Nakakabawas ng kagwapuhan. Okay. So ngayon guys, ito ang tinuturo guys. Meron akong yan, lalagyan. Ito guys, lalagyan natin to isasabit sa harap ng tindahan. So, ano bang dapat gawin? Kaya, hintayin nyo. Yan guys. At ito. Ayan. Ayan guys, oo. Loh, wala katapon guys. Dandahan lang tayo kasi masilan to eh. Makulay siya, oh. So, tatlong piraso yan guys. Ayan, oh, tatlong piraso. Ilalagay natin dito. Ayan, ilalagay. Oh, uy, parang nabutas. Ayan, ah. Ilalagay natin yan, ayan, oh. Ilalagay natin guys, ayan. Nabutas eh. Ayan, oh. Ilalagay natin. Ayan. Nabutas. Ayan. Ilalagay natin. Ayan. Okay. Ayan. Ilalagay natin. Okay. Ayan guys. Pag nalagyan na natin yan, lalagyan natin ng tubig na kuhan. Tubig na tap water ba sa gripo. Lagyan natin. Teka, lalagyan ko lang. Ito guys, maliit to. Ayan, maliit. At lalagyan natin dalawa lang. Dalawa lang. Kasi maliit lang siya eh. Ayan. Okay. Baka magtanong kayo kung ano to. Ito yung tina na ginagamit sa panglaba. Ayan o, ginagamit sa panglaba. Okay. Itong ginagawa natin ay pangontra to sa mga asong tumatay sa harapan ng bahay natin. Diba? Ito ay turo sa bansang India dyan. Ito daw ang ginagawa nila. So, ito yung ginalagyan ko na guys. Ayan, lalagyan ko na. At patuloy natin yung proseso guys. Lagyan ko lang ng tubig. Ayan guys, nilagyan ko na ng tubig. Tapos, ialog-alog natin. Ayan, alog-alog natin. Kasi nakatambay yung panito eh. Para yung kulay ay, ayan. So, kulay na siya guys. Ayan o, kulay na kulay na siya. Ayan, ayan o. Oh. Ayan, marami pa. Hindi pa nakulayan talaga. Ayan o. Ayan o. So, yan tulad nito. Makuan pa yung kulay niya. Ayan o. Maliwanag pa. So, alug-alugin natin. Ganun. Alug-alugin natin. Ayan, nakakuan na siya o. Pero marami pa. Ayan. Ayan o. So, kuan na. Ito naman. Ayan o. Okay. Ayan. Alugin natin. Ayan. So, ayan guys. Ayan o. Okay. Ayan o. Ayan. Ayan. Apat yan. Apat yan. Apat yan guys. Pagkatapos niyan guys, apat, dadasalan natin ng orasyon na kuan, tawag dyan, na Latin. Iro, iro, dagan, iro. Ay, iro, dagan, iro. Yan yun. So, pagkatapos yung guys, isasabit na natin sa
labas ng bahay natin. Tingnan natin kung effective ba to. Iro, iro mo yan. Okay? Lobo, zero. Maganda nga na. Okay. Okay. Tara, sabit na natin. Okay guys, yan. Sinabit ko na yan, oh. Tapos, nilagay ko yung iba. Ayan, isa. Isa, yan. Tapos, yan. Tapos, ito. Sana wag paglaruan ng mga bata to. At malalaman natin to bukas, guys. Kung may tatae ba talaga, effective ba talaga siya. Ngayon, ang problema lang, baka naman pati customer aalis din. Aso lang target natin, pati customer aalis, patay tayo dyan. So, abangan natin to, guys. Bukas titingnan natin kung may tae ba talaga rito. O wala. Sana wala nang guan at effective siya. Okay, guys, abangan natin bukas, guys. Abangan natin bukas. Guys, i-check na natin yung area namin kung may tae ng aso doon, kung effective ba yung nilagay natin kahapon. Tara! Ayan guys, malayo sa amin itong kanato area. So, may nakita na tayo ng tae ng aso. Ayan o. So, dito talaga nagkakalat, lalo na dun sa harap ng tindahan namin. Ngayon, since naglagay ako kahapon, bari mahigit 24 hours na, kahapon pa wala na ako nakita ng tae. Pero ngayon, kasi magdamag, kailangan, ayun yung sinabi ko guys, ayan o. Ayan. So, titingnan natin. Ito kahapon pa to eh. Yan, kahapon pa yan eh. Natuyo na lang. So, wala namang bago guys. Ayan, walang bago. So, siguro, effective siguro to. Ay no, malinis na malinis guys. Wala na ako nakita. Kasi, tuwing umaga yan eh. Ayan oh. Oh. Ayan. Oh. Malinis. Oh. Ah. So, ibig sabihin, andun yung mga tae. Yan. Ayan tae guys, tae. Ayan oh, tae. Ayan, dito na sila. Nagtumpukan na. Kasi, ayan o. Oh, ayan, dami o. Oh. Oh. Oh, dami dyan. So, lumalaya sila. Umaalis sila. Naghahanap sila ng area. At dito, hindi na. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayun guys. Mukhang feeling ko, effective naman siya. Kasi, imposible naman na walang tumae sa harap namin ng almost mahigit na ng 24 oras eh. Mula nung kinabit ko yung napanood ko na tawag na tips kung baga paano iwasan yung mga ganun. Kasi yan talaga ang uso nun sa India. Yan talaga ang panglaban nila. So, ginawa ko naman. Ngayon, yung sa bahay namin, lalagyan ko na rin kasi andami rin tayo dun eh. So, lalagyan ko na rin para makita ko talaga kung kuhan. Pero alam ko, effective naman guys. So yun lang yun guys, bali I hope na makatulong sa inyo to na magbigay sa inyo ng kaalaman na yung problema sa tae ng aso, higabi, ang baho pa naman, yanos, yung mga kuan. Okay guys, bye bye guys, kita tayo ulit.